Yo mga master, second vlog. Ang topic natin ngayon ay multimedia editing applications. Ang tatakan natin dito ay mga applications na ginagamit natin sa mga editing, sa pag-edit ng picture at saka video. Simulan na natin, let's go! Yo! So, ito nga palang video na to ay sponsored by Wala! Wala pa tayo sponsor! Ang sponsor dyan, baka naman! So, ang topic natin ay multimedia editing applications. At ang mga ginagamit na pang edit sa picture ay Adobe Lightroom at Adobe Photoshop. Sa video naman, ang ginagamit is Adobe After Effects and Adobe Premiere. Okay. Ang Premiere ay video production application. Ang ginagawa dito ay pwede kang mag-add, cut, o mag-sama ng video at music, pwede rin. Pwede mo rin lagyan ng effects, pwede yung music, pwede mo rin lagyan ng transition yung video. Meron yan dito, effects, transitions, video effects, video transitions. Yun ang Premiere. Next is After Effects. After Effects is a advanced video editing application. Pwede kang gumawa dito ng 2D animation, ng motion graphics, ng special effects, intro sa vlog, sa YouTube. Example nito yung kidlat ni Thor, yung laser ni Iron Man. Pwede ditong gawin yun sa After Effects. Ito yung mas advanced na editing ng video. Halimbawa, ito, dito ko ginawa yung intro ko. Ayan. Mas advanced to na editing kumpara sa Premiere. Siguro, pwede mo itong gawin sa Premiere, pero siguro hindi magiging ganito din ang resulta na kakalabasan kung sa Premiere mo gagawin. Lightroom. A photo editing application na kung saan dito ka magko-color grade ng picture. Bakit magko-color grade? Kasi pag halimbawa, pag mag-picture ka, minsan masyado matingkad, minsan patay yung kulay. So dito ka mag-e-edit ng picture para itama yung kulay. Kasi marami ditong options at detailed options na pwede mong baguhin para mas maging maganda yung kulay ng picture. Minsan nilalagyan din ng mga editor, ng mga photographer ng ng iba't ibang kulay. Halimbawa, teal and orange. Halimbawa naman, neon sa gabi. Dito ginagawa yung mga color grading adjustments sa sa Lightroom. Next is Photoshop. Photoshop is advanced na editing software or application. Pwede ka rin magkulay dito katulad ng Lightroom. Pero pwede ka ditong mag photo manipulation. Pwede ka ditong mag-manipulate ng image. Na halimbawa na maglalagay ka ng star. Halimbawa ganon. Dito mas pwede kang mag-edit ng mga komplikadong picture. Katulad ng yung kay Iron Man din. Kung still o kung photo, pwede mong i-edit yon o igayahin yon na may laser ka din o kaya naman na may kitlat. Minsan pwede rin gamitin ang Photoshop sa paggamit ng web design mockups. Ganon. Kailan natin gagamitin itong mga application na to? Ang Premiere, After Effects, Lightroom at Photoshop. Kailan natin gagamitin? Ang Premiere ginagamit sa mga interview, sa paggawa ng film, sa paggawa ng music video, dun sa mga
simpleng paggawa lang ng video, doon ginagamit ang Premiere. After Effects, kailan? Ang After Effects ay ginagamit naman sa mga paggawa ng movie. Pwede rin naman gamitin ang Premiere sa movie. Pero kung yung movie ay may part ng mga effects, sa After Effects mo gagawin yon, and then saka mo ilalagay yon sa Premiere. Ayun, sa movie. After Effects, pwedeng gumawa ka dito naman ng intro. Ginagamit ang After Effects sa mga action scenes, sa mga komplikadong mga paggawa ng effects sa video. Next is Lightroom. Kailan ginagamit ang Lightroom? Ang Lightroom, hindi lang naman ginagamit yan sa pag-picture, sa mga production, sa halos lahat ng kailangan ng picture, sa internet, kahit sa cellphone, sa printing, kailangan ng Lightroom. Kasi para paglabas mo ng picture, maganda yung kulay niya. Hindi naman pwedeng pag-picture mo, okay na yun, di ba? Yun na yun, kasi minsan patay ang kulay. Minsan masyadong matingkad. So, kailangan pa rin ng adjustment o correction para sa picture. Ang Photoshop, kailan naman ginagamit? Kailan kailangan? Ang Photoshop ay ginagawa mostly sa production. Picture production. Kasi, madalas itong ginagamit sa mga company, sa mga paggawa ng mock-up designs ng website, sa mga branding, sa mga t-shirt design, mga logo. Pero kung kailangan mo ng mas maganda na quality sa pag-design, mag-Adobe Illustrator ka. Pero sa mga web design mockups at branding, Photoshop ang gamitin natin. Yun ang multimedia editing apps. Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, at Adobe After Effects. Nagawa na natin ng video yung Adobe Premiere, which is yung tips and tricks. Abangan sa susunod na video yung tips and tricks or tutorial ng After Effects, Lightroom, at Photoshop. Ayun ang vlog topic number 2, multimedia editing applications. Adobe Premiere, Adobe After Effects, Lightroom, at Photoshop. Anong ginagawa sa kanila at kung kailan sila ginagamit? Sana makatulong sa inyo.